As. Antes na ating pwesto ngayon, narinig ng Diyos ang dali ng kanyang bayan. Naging alipin na mga Hitso ang mga Israelita, ang bayan pinili ng Diyos. Ano yung, sino yung mga papahirap sa mga Israelita? Yung mga Hitso. At yung mga Israelita, yun ang kanilang mga pinahihirapan. Yung nakikita nyo, yung may malbas, yan yung mga Hitso na nagpapahirap sa Holy Ground. Ay, sa Israelita. Sa loob ng makaraming taon, pinahirapan sila ng mga Hitso ang pinatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Sila ang nagtrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Kaya yung kulay na lalaki, naging ganun. Wala kasing sanglaw. Sa ilalim ng araw, halos kaunti lamang, wala pa silang oras para magpahinga. Dahil sa pilitan silang pinagtatrabaho sa lahat ng uri ng gawain sa bukid. Sila ang pinaghihirapan sa pagtatrabaho sa bukid o sa Hitso. Kung minsan, pakibawa ka na ba? Ay, hindi ba? Hitso. Dagdag pa, sinubukang pigilan ang kanilang pagdami. Ang pagdami sa pamagitan ng pagpatay lahat ng sanggol na lalaki. Pinapatay nila yung mga sanggol na lalaki dahil natakot si Paraon, ang hari ng Hitso, na magiging masyado makapangyarihan ng mga Israelita. Sa kabila ng paghihirap at pasakit, naniwala pa rin ang Israelita sa Diyos. Sino yung mga naniwala sa Diyos? Yung mga Israelita. Lumating sila sa kanya, hindi na iligtas sila sa pangkamalupit ng mga Hitso. Iniligtas sila at hindi na iligtas sila sa mga Hitso na pangkamalupit sa kanya. Sa tagilang pag-ibig at pangkamalasakit ng Diyos, dininig niya ang daliin ng kanyang bayan. Dininig niya yung mga daliin ng mga Israelita. Sa panahon iyon, isang lalaking na nangalang Moises ay nasa Midian, sa bansang Masyerto, katabi ng Hitso. Sino yung lalaki na dumating? Sino yan? Si Moises. Dumating si Moises sa bayan. Nakatira dati si Moises sa Hitso. Si Moises ay dating hari ng Hitso at nag-alimpin. Sa katunayan, siya ang unang anak ng prinsesa sa Hitso. Ngunit imanis siya sa Hitso dahil nasangkot siya sa tulo. Ipagtanggol niya ang kanyang kapwa, Israelitang mga plato, ang amo nito, Hitso. Pinagtanggol ni Moises ang kanyang kapwa Israelita dahil pinapahirapan nila ang mga ito. Isang araw, kinastulan ni Moises ang kanyang kawang at lupa sa desierto. Narating niya ang banal na bundok ng Sinai. Nakating siya sa bundok ng Sinai. Nakakita siya ng mababang purong kahoy. Nagbiliyaw. Yan ang purong kahoy. Bonsai. Lilia na umaapoy. Umaapoy yung puno. Ngunit, hindi nasusunog. Hindi nasusunog yung kahoy. Pero walang ganyan ito. Si Moises, kung siya lumapit,
Narinig niya ang pinig ng Diyos. Narinig niya ang boses ng Diyos. Paano ang boses ng Diyos? Jerusha! Jerusha! No. Sabi ng Diyos, huwag kang lumaki. Ubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal ang lugar na kinakatayuan mo. Ano yung binubad ni Moises? Sandalya! O tama, binubad niya kasi yung lugar ay isang banal. Sabi ng Diyos, ako ang Diyos na sinasamba niyo. Mga ninunong si Abraham, Isaac, at si Jacob. Yung mga ninunong nila si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Nang marinig ito ni Moises, pinakpan niya kanyang mukha dahil napakot siyang tumingin sa mukha ng Diyos. Bakit pinakpan niya yung mukha? Bakit siya natakot? Dahil maaari siyang mamatay tapos nakita niya ang Diyos. Sabi ng Diyos, bumalik ka sa Egypto at dalhin mo ang aking bayan upang ipangako ko kay Abraham. Nakita ko ang pagmamalupit sa aking bayan. Bumaba ako upang sila'y iligtas. Narinig ko ang kanilang mga taim. Ngayon, ipapadala kita kay Paraon upang ilabas mo ang aking bayan mula sa Egypto. Sino yung pinadala ng Diyos sa Egypto? Si Moises. Ipinadala niya sa Egypto upang palayain ang mga Israelita. Sa palagay ni Moises, hindi niya kailangan gawin at inutos ng Diyos sa kanya. Natakot siya dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya kay Paraon, bakit hindi siya paniwala ang mga Israelita. Bakit natakot si Moises? Bakit hindi siya paniwalaan ni Paraon at ng mga Israelita? Ngunit sinabi ng Israelita na ang dakilang atuma ang magpapadala ng nagpadala sa inyo. Kahit humalirap para kay Moises, sinunod niya ang Diyos. Kahit mahirap yung utos sa kanya, sinunod pa rin niya ang Diyos. Bumalik siya sa Egypto at tinakot ang mga leader ng mga Israelita. At tinikot ang mga leader ng mga Israelita. Sinabi ni Moises, kung narinig ng Diyos ang kanilang pagdaing, narinig ng Diyos ang pagdaing ng mga Israelita sa Egypto. At nakita niya ang kanilang kalagayan. Nakita ng Diyos ang kanilang kalagayan na sila'y pinahihirapan ng mga Egypto. Sinabi niya, ipapadala niya ng Diyos upang ilapas sila sa Egypto. Pinalala ng Diyos si Moises upang ilapas si Moises ang mga taong Israelita sa Egypto. Nang marinig ito ng mga Israelita, lumukod sila at sumamba sila sa Diyos. Lahat ng Israelita ay lumukod at sumamba sa Diyos. Papagubato ang pasya ng Paraon, ang hari ng Egypto. Ang hari ng Egypto ay si Paraon, yung mga nagpapahirap sa mga Israelita. Kung pakakawalan ba niya o hindi ang mga Israelita. Pero pagkatapos magpadala ng Diyos na nakamamatay ng mga salo sa Egypto, sa wakas ay pinayagan niya makaalis ang mga Israelita. Pinayagan ni Paraon ang mga Israelita na makaalis sa Egypto. Ngunit sa huling sandali, habang paalis ang mga Israelita sa Egypto, pinahabol siya ni Paraon sa kanyang grupo. Pinahabol ni Paraon ang mga Israelita. Nipusan niya kanya mga hukbo na mga ibalik ang mga Israelita. Habulin sila! At natarapta ang mga Israelita. Sila ay natarapta, natakot. Ngunit sinabi ng Diyos kay Moses na hapin ang tubig na dara at hula upang makatalong sila sa ulan ng lupa. Itinaas na Moses ang kanyang tungkol. Ngayon, nasa lalakad, nanawag
At nahati ng lupa ng pinasa mo sa kanyang kamay ay babaw ng dagas. Inutos ng Diyos na ang palitaw ng Diyos ang tulong taang nalalaman nila. Kung tubig lang at nahati, magkaroon ang daan sa gitna. Nang makakabog na ang lahat ng Israelita, mabalis na ibinalik ng Diyos ang tubig. Nang nakakabog na sila, ibinalik ng Diyos yung nahating tubig sa dati. At ang buong po, ang ito ay napatunan na dagat. Lahat ng mga ito na hukbo ni Paon ay tabunan na dagat. Iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan sa kamay ng nangapi sa kanila. At sila ay sumumpa sa lahat sa Diyos. Naging biktima ng mga Israelita justice o kawalan ng katarungan ng mga iluso. Sa maraming salita, ang ibig sabihin na injustice o kawalan ng katarungan ay hindi patas sa pagtrato. Hindi patas sa pagtrato sa mga Israelita kahit sinapakan sila, pinanghihirapan sila. Halimbawa, kapag ikinulong ang isang inosenteng tao dahil sa krimen na hindi naman niya ginawa, o kapag inaapi o pinupuli ang isang tao dahil sa kulay ng kanyang balat. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paghihirap at pagdurusa, lumapit sila sa Diyos. At dahil mahal ng Diyos ang kanyang bayan, dinig niya ang kanilang dahi at pinaranas niya ang kanyang abag at pag-ibig sa pamamagitan kay Moises. Pinaranas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kanila at pinadala si Moises upang sila ay ligtas, upang ilabas sila sa Ehipto. Ang ibig sabihin ng habag o pasok pagpapakita malasakit sa iba dahil na ang mga nangailangan ng tulong na tulad ng mga inalibi Israelita. Sila yung mga tulungan ng Moises na inilabas ito. Alipin din tayo ng kasalanan. Hindi natin mapigilan gawin ang mga bagay na magpapahamak sa atin. At sa ating buka. Ngunit, ipinaranas ng Diyos ang kanyang abak sa pamagitan ng pagdadala ng isang tagapag ligtas. Ang pangalan niya ay si Jesus. Ang tagapagligtas at pinala ng Diyos ay sa anak ng Diyos na Jesus na mapay siya sa Diyos. Upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Sabi sa 1 chapter 3 verse 16, ang sino mang sumampalataya kay Jesus, pinigaluhan ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kahit na mamatay tayo, mabuhay tayo sa langit kasama ang Diyos at pakailanman. Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Para makasama natin ang Diyos. Ikaw na yun, magkaroon ng buhay na walang hanggan? Oo! Oh. Ay, meron po! Very good! Yeah. Ngayon, dito na tayo sa tanguli. Base sa ating lesson, anong ibig sabihin ng injustice o katarungan? Ito ang patas na pagtrato sa lahat. Dapat ang pagtrato sa ating lahat ay patas o pantay-pantay, walang mahirap o mayaman. Anong ibig sabihin ng compassion o habag? Ito ang pagpaparanas ng ating malasakit sa iba, lalo sa mga tao na nangailangan ng tulong. Kapag may nangangailangan ng tulong, may namamalimos. Bigyan natin humingi ng pagkain dahil ito ay pagmamalasakit natin sa kanila at pagiging habag at pagturo sa kanila. May naikapwento ka kayo na pagkataon naging mabagin kayo sa iba? May naikapwento ka kayo?
May natulungan na ba kayo? Yan, nakikita nyo ba sa mama nyo? Nakikita nyo ba sa mama nyo? Kami natulungan kayo? Kami natulungan ko sa kanya ito. Dahil lang sa mama. Dahil naman. Kung wala pa kayo mga kanamasan na mga pagbibigay ba kayo ng mga paraan kung paano may pagpahanas at pagmamahal at malasakit sa iba. Lalo namang may hirap na walang kapangyarihan na maaari ito yan yun sa mga klase mo. Ano ang mga paraan para makapagbibigay kayo ng pagpaparanas o pagmamalasakit sa iba? Ano? Ano pa? Ano pa? Ano pa mamalasakit mo sa iba? Para patakita yun yung hapag. Pagmamalasakit mo sa kanila. Iklaan mo sila. Sila ay kapitina. Tapos sila ay damayan. Dahil walang bakit mo ginagaling. May walang bang kaklase ng gagawin? Ano gagawin? Okay, mag-share! Mag-share sa baon! Mag-share sa baon! Ano pa? Sabi nyo, magkatuhan! Ngayon! Pag-ibalik ka sa baon. Sino yung nakaputi na nagpapahirap sa asang lalaki? Sila? Yung mga Egyptyo na nagpapahirap sa mga Israelita. Yung mga Israelita na pinapahirapan nila sa Egypto. Yan, mga tao na walang nawa, na walang pamamalasakit. Hanggang sa dumating si Moses. Siya yung tinala ng Diyos na tagapagligtas nila upang sila nagilabas sa Egyptyo. At nasa puntod na si Moses, may nakita siyang puno na maliit na umaapoy. Yan yung umaapoy na puno. Sabi ng Diyos, ibalik mo ang iyong sandalya. Dahil luwag ito ay mahal. Kaya ibarat ni Moses ang kanyang sandalya. At natakot si Moses. Pinakpan niya ang kanyang mukha dahil pumagit na niya ang Diyos na halos pangkay. Kaya inutos ng Diyos na bumalik siya sa bayan upang palayarin ang kanyang bayan. Bumalik si Moses sa Egypto upang iligtas ang mga Israelita na pinahirapan ng mga Egypto. Noong pagbago-bago ang disisyon ni Paraon kung papalayain niya ang mga Israelita. Dito nagpadala ang Diyos ng salot sa Egypto at nagbigay ng kaguluhan doon. Kaya ang nangyari, pinalaya din ni Paraon ang mga Israelita. Ngunit, bago ginawa ni Paraon noon, sinutusan niya ang kanyang mga hukbo. Nabuli ang mga Israelita ay balik sa Egypto. Ngunit, hindi na nagawa ni Panginoon. Yung nabalik sila sa dagat, itinaas ni Moses ang kanyang tungkot upang humahati sa dalawang dagat. Dumaan ang mga Israelita. Bali na kayo! Dahil bilisan nyo, nandiyan na ang mga Egypto. Para tayo ay saktan o parusahan. Lahat ang mga Israelita ay nagmamalik at dumaan sila sa dagat. Ang sumunod na, nung sila ay nakapahog na, sumunod na yung mga Egypto. Ang bilis nila sakay ng mga kabayo. May dalang walang baka mga matagalim na bagay. Ngunit, pagpunta nila sa gitna, bumalik ng dagat sa dati, nakatunan ang mga Egypto at sila ay nanatay. Sila ay namatay. Sila ay napalaya sa pagpapahirap ng mga Egypto at sila ay pinalaya sa kanilang bayan. Ang Diyos ang nagpalaya sa kanila sa pamamagitan ni Moses.
ng buong bayan maging ligtas. Hi! Hi! Hello! Hello! Okay, here. Kuya Sean, come here. 5, 4, 3, 2, 1. Sino ang alin yung tinawag ng Diyos para sabitin yung mga Israelites? Sino? M. Mo? Sino yun? Yes, okay. Dito kayo upo. Sit down. Sige, sino na rin kung nakikinig kayo kay teacher. Okay, sino yung hari? Tumulong sa mga Israelites, diba? Sino yung hari? Para? Okay. Mamaya, tatanong ako mamaya ka doon sa room natin. Okay. Oh, explorers, spoil time. 5, 4, 3,